Welcome to my channel. Ito ay base sa experience ko sa pag-a-apply ng visitor visa sa Canada. Guys, share ko lang sa inyo na 15 days approved na ang visitor visa ko. Step 1 na gagawin, gather all your documents. Documents na in-upload ko. First, passport bio page. Second, yung personal identity. Yung personal identity ang sinabit ko ay yung aking national ID. Third, invitation letter. Sa invitation letter, dapat naka-address sa Canada Embassy sa Makati. Nag-request ako ng invitation letter sa pinsan ko. Invitation letter kasama ang kanyang passport copy, birth certificate, driver's license, employment certificate, tsaka veterinary. Sa veterinary, siya rin yung gumawa sa akin. Yun yung veterinary, ayun yung plan mo from day one hanggang matapos yung duration ng bakasyon sa Canada. Ang veterinary kasi yung explore mo yung beauty ng Canada. So, kailangan may plano at isasubmit mo rin kasama sa application yun. Isasama yun sa invitation letter. Next ay family ties. Yung family ties, dapat may strong family ties kasi doon din ibibase ng visa officer kung babalik ka talaga sa Pilipinas. So, ang isinabit kong sa family ties ay passport ng anak ko, driver's license ko, title ng lot ko na nakapangalan sa akin, picture na kasama ang anak ko, at isa pang picture na kasama yung mga relatives, kapatid, tatay, nanay, ganun. Dapat merong picture ng buong family. Yan. Sigurado na strong family ties yan. Kasi nagbibase siya sa strong family ties ang visa officer. Yun ang aking ang sinabit ko. Next documents is proof of funds. May sinabit ako ng statement of accounts. 4 months dapat yung accounts mo. Kasi doon din binibase yun na sa 4 months kailangan may 4 months kang pera sa bangko. Kumuha ako ng 4 months na bank statement. At saka yung bank certificate. Hindi naman kalakihan yung pera ko pero pumasa naman. Sawa ng Diyos. Pumasa siya. Next is travel history. Kasi may mga travel ako eh. Isinama ko ang travel history ko sa family ties. Doon ko isinama. Yung travel history ko, marami kasi akong bansa na pinuntahan. Kaya isinabit ko rin yung travel mga history ko. Next, birth certificate ko. Original galing sa PSA yon. So, guys, lahat ng mga documents dapat PDF file para tanggapin pag in-upload nyo sa kasama ng application. Actually, pagkatapos kong mag-gather lahat ng block documents ko, nag-create ako ng account sa IRCC portal. So, after that, nag-start na akong mag-fill up ng application form. Madali lang naman yung mga question doon sa application form. Mga personal details. Personal information lang. Dali lang. Then after that, in-upload ko lahat ng mga nag-gathered kong documents. Then after,
Nagbayad ako ng 185 Canadian dollar through credit card. Kaya $185 yun, guys. Kasi 100 for application fee and 85 Canadian dollar for biometrics. Dapat may credit card kayo or debit card. Para yun ang method ng payments nila. So, after ng pagbayad ko, sinabmit ko na. And after submission, nagantay lang ako ng ilang araw, nag-email na sa akin para sa biometrics. So, sa biometrics naman, papadalhan kayo ng letter na pupunta sa BFS para doon mag-biometrics. So, after how many days, nagpunta ako ng BFS para mag-biometrics. Ilang pa? 5 minutes lang ang biometrics. Then, after noon, biometrics. Nagantay ako ng few days. Nag-message na naman sa akin na i-submit ko yung passport ko for visa stamping. So, it means my visa is approved. So, pumunta na naman ako ng BFS para i-submit yung original passport ko. Kasi walk-in lang ako, hindi ako nag-gumamit ng LBC or mga TNT or whatever. Nag-walk-in lang ako para i-submit ko yung original passport ko for visa stamping. Kasi ni-request na nila yun sa akin na need ko ng i-drop yung aking passport doon. So, after nung na-drop ko yun, nag-antay na naman ako ng ilang days at nag-email na naman na ready na daw yung passport ko to pick up. So, pumunta naman ako ulit ng Makati. Then, nung bubuksan doon mismo sa BFS, doon sa counter 1, malapit sa counter 1, doon mo bubuksan yung envelope mo para check-in mo kung okay lahat ng information, lahat ng details doon sa passport, passport. At nung nakita ko at binuksan ko yung envelope, guys, may multiple visa ang binigay sa akin. So, thanks God. Nagulat ako, multiple visa ang binigay sa akin. Naka-stamp na sa passport ko. So, yun guys, ganun lang kadali ang pag-apply ko. Hindi ko rin naman na-expect na papasa ako ng 15 days lang. And napapasalamat ako sa Diyos na sa 15 days, nabigyan agad ako ng multiple visa.